tinatay ang aabot sa 49% ng mga manggagawang Pilipino ang posibleng mawala ng trabaho dahil sa automation ayon sa pag-aaral ng International Labor Organization. Bukod pa dyan, ang kakulangan ng kinikita kahit na may pinapasukang trabaho. At isa sa mga solusyon ay ang pagpapalit ng trabaho or change in careers. Pero paano kung wala kang sapat na training? Yan ang sinusolusyonan ng Philippine Business for Education or PBED. Makakasama natin ngayon ang kanilang Deputy Executive Director. Welcome to Discarte, Mr. Hannibal Camua. Hello, Bal! Hello! Magandang hapon sa lahat. At happy to be here and share our para ma-share namin kung ano yung mga ginagawa namin sa PBED. Ayun na nga. At para matulungan ng ating mga kababayan. Yes, thanks, Bal. Paano nga ba nagsimula yung inyong ginagawa, yung Philippine Business for Education? Paano kayo nagsimula at bakit ito yung pinasok ninyo na advocacy? Well, number one, ang Philippine Business for Education ay isang local non-government organization na itinatag ng mga business leaders, top business leaders in the country, no? And ang pinaka-advocacy ng aming organisasyon is to solve the job skills mismatch, no? Na hanggang ngayon ay yun pa din, it's still very prominent in the labor market, no? Pag sinabi nating job skills mismatch, madaming trabaho na na-offer ang ating mga private sector, pero ang problema is yung mga skills at yung mga pinag-aralan ng ating current na mga estudyante ay hindi akma or hindi swak doon sa trabaho na available sa private sector. So that's what we are working on to solve together with our private sector partners. No, yun yung isa sa mga malaking advocacy talaga ng Philippine Business for Education. At maliban dyan, we are also working on basic education, providing teacher scholarship so that ang mga guro natin ay best and the brightest. Pero for this specific program, ang pinopromote namin is yung workforce development, no? Yung mga trainings na ginagawa namin sa PBED, katuwang ang aming mga private sector partners. Gusto ko malaman, ano na ba ang ratio ng mga unemployed and employed ngayon at this point in time dito sa Pilipinas? Well, actually, may good news naman kahit papaano, mm-hmm. no? In terms of the unemployment and then the underemployment. So, expected kasi yon na during the time of the pandemic, talagang tataas yung unemployment rate and underemployment rate, no? And ngayon na medyo nagre-rebound na yung ating ekonomiya, karamihan ng ating mga business establishments na bumabalik na sa normal operations nila. And therefore, bumabalik na din, no? Nakakapag-hire na din sila ng kanilang workforce. Pero significant number, I would like to focus, no? Gusto ko mag-focus sa youth, no? Significant number pa din ng ating mga youth ngayon ay unemployed, no? So if you're going to look at least parang around 11% of the current youth population, talking about ages 18 to 30, mm-hmm. are still unemployed. And then malaki din yung, it's around 9% to 10% yung underemployed ng mga Filipino youth. Meaning, hindi akma yung kanilang skills, hindi akma yung kanilang pinag-aralan sa mga kung ano yung pinagtatrabahuhan nila ngayon. So that's what we are trying to work on as well, no? together with our industry partners. Alam mo, naisip ko nga Ate Maybal, no? Kasi syempre nung kabataan natin, nagpipili tayo ng kurso sa kolehiyo, di ba? Yeah. Naalala ko noon, napakaraming commerce, napakaraming kung ano-ano. Tapos pagdating ng panahon, hindi na pala yun yung demand ng business. Oo. Lalo na ngayon, nagpapalit na merong mga data scientists na kailangan, social mm-hmm. media experts, di ba? Parang nagbabago na rin yung pangangailangan ng industriya. Pero yung educational system, ang napupush doon yung mga kurso na hindi na masyadong kailangan. Oo, kaya yan siguro nagmi-mismatch. And aside from what you're doing, on a policy level, Bal, ano ba yung wish list mo para matulungan din ng gobyerno, yung industriya sa gobyerno para hindi magkaroon ng mismatch na ganito? So, number one, no, we may nakasalang ngayon na legislative measure sa ating Kongreso, yung mismong Jobs Next Bill. So, ito yung inihain ni
Congressman Vargas ng Quezon City at also meron ding inihain si Congressman Kiko Benitez ng Negros Occidental na pagkaparehong batas no or bill o Jobs Next Bill. Ang Jobs Next Bill, ito ay isang skills voucher program na magbibigay ng oportunidad sa lahat ng mga Pilipino para magkaroon ng opportunity for lifelong learning. Hindi lamang 'yon focus sa mga youth, but then kapag may isabatas ang Jobs Next Bill, magkakaroon tayo ng parang skills fund na kung saan bawat eligible na Pilipino can access the fund and use the fund for lifelong learning para sila ay mag-reskill, mag-upskill at mag-right skill. Kasi ngayon ang gandang pondo labanan yan, kasi sa labor market. Sana magamit is ha. Ilang bilyong piso kailangan natin dito, parang feeling ko ang dami ng mga ngailangan yan, ba? I know. Medyo malaki, no? Hindi pa tayo umaabot sa budgetary discussion ng Jobs Next Bill. Pero medyo malaki yan. Pero ang kagandahan din kasi is meron na rin mga current programs na ginagawa ang gobyerno. So it's just meron na rin mga TESDA scholarships, meron na din tayong mga first-time job seekers na mga assistants. So actually, it's just more of synchronizing itong mga training opportunities at training scholarship na binibigay ng ating gobyerno. Pero tama po kayo, medyo malaki ang kailangan na pondo dyan. And I think it's a good investment. No, ang isang bansa na nag-i-invest sa skills ng kanilang workforce, ng kanilang mamamayan, hindi maling investment 'yan. That's actually a very good investment. You are investing on the future and on the current workforce. Mm-hmm. And ano 'yan? In the short term and in the medium term, we will reap the benefits of having a very skilled workforce. So, papasok sa atin yung mga foreign investments, mas tataas yung foreign investments natin, mas lalago ang ekonomiya kasi akma ang skills ng ating mga nagtatrabaho, ng ating labor force. Oo. Sa kung ano yung in demand sa labor market at sa industry natin. Okay. You mentioned about being in demand sa labor market. Eh, syempre, dapat sa simula pa lang sa school, medyo nahon na yung estudyante sa iba't ibang posibilidad na pasukan nilang trabaho. Di ba? At saka nabanggit kanina ni Beshi doon sa introduction mo na may mga mawawala ng trabaho. Oo, i-announce na kaya natin. Oo, yan. Alamin na natin kung ano mga trabaho ang sinasabing posibleng mawala sa 2025. Malapit na to. Diba? So kailangan isang pikit lang ng mata 2025. Oo, maghasa na ng mga skills. Bakit ito ang pinangangambahan ngayong mawala? Ano-ano to? Val. So number one, no? So may report yung isang ahensya, I think it's the ILO, I think, or IOM, no? So may report na may mga trabaho, especially yung mga routinary work, mawala because of automation and digitization. Yeah. No? Kapag na-automate or naging automatic na digitized yung mga ganitong klaseng trabaho, nanganganib na mawala. Particularly, yung mga front-facing. Makikita natin, let's say for example, yung mga nagde-demo sa mga ating mga malls. No? And also, yung mga, even yung front-facing ng mga sales. No? TV so na lang, say, for example, wala ng tao. I don't know if you've been to a fast food restaurant wherein may nakikita kayong robots na nag-take ng inyong mga orders. Sa Euro po yan ng cashier, so that's diba? Actually a sign already that automation and digitization can actually pose a threat to routinary. Yeah. Work. So, touchscreen na ngayon ng menu, di ba? Ay nako, na-excite kami ba? Kaya ang ingay-ingay namin dalawa. Ngayong umaga lang nakita ko, merong chat GPT nag-predict ng stock price. Oh. So, ang question talaga, pati ba stock analyst, mawawala ng trabaho. News presenters, meron ng AI, meron ng mga programs na lang ang anchor. Hindi, paano na yung joke time namin ni Ate May? Oo, hindi na spontaneous, no? Parang edited. Oo. Parang, diba? Feeling ko kasi meron namang market for that. Yung gusto lang talaga nila straight news. Uh-oh. Pero yung gusto may kwentuhan, kami pa rin ni Ate May yung papakinggan. At saka may interaction, di ba? Pwede sila magtanong, di ba? Pero yun nga, pwede na rin tanongin na ang chat GPT.
Eh, para namang, marami pang ibang programa, hindi lang ChatGPT. I don't understand what you are asking. Hindi, the answer is very intelligent actually. Pero, eh, minsan yung pagkatanong mo eh, para si Siri. Yes, diba? Yes. It depends rin also. Oh, it's a pronunciation, pero yun kasi diba? Typewritten. So, ano yung mga libre, ako, very interested ako, Bal, ano yung mga libreng courses o upskilling programs that you have para naman yung mga nakikinig sa atin, alam ko marami sa kanila gusto mag-upskill eh. Mm-hmm. Gusto mag-change ng career. Mm-hmm. Yung iba na na-retrench. No? Ouch! Yung ganon, parinig ng parinig pero tayo dito. May age limit din ba to, Bal? Oh, halimbawa, sagutin mo lahat. Teka muna, maraming mga bagong graduate, wala pang trabaho, eh kayo naman matanda na, unahin na muna natin to. Parang ganon? Wag naman sana. Oh yes, Bal? Bal? Andiyan ka pa, Bal? Wala na nakalitan ng chat. Sorry, parang napuputol-putol ba ako? Ano, medyo ayan. A little bit. Okay. Sige, Bal. Ulitin ba namin yung tanong namin? So, Bal, ano ang... Okay naman, narinig na. Okay. Sige, yeah. Go ahead. So, sa age limit, no? Actually sa PBED, madami kaming mga programa, particularly sa trainings, no? Mm-hmm. Pero particular to Jobs Next, no? May isa kaming project, ang tawag ay Jobs. Napuputol age na. Age group na tinatarget namin diyan ay 18 to 25 years old. Can you repeat that, Bal, again? Medyo naputol lang konti. Yung 18 to 24 na target, anong klaseng skill? Anong klaseng training 'yon? So yun na sa Jobs Next natin na Jobs project. Next, no? 18 okay. to 25 years old. Uh-huh. Kung kahit nag-aaral pa, nagtatrabaho na, kakagraduate lang, pwedeng-pwede. Senior high school man or college, mm-hmm. or kahit out of school youth. Basta pumasok siya sa ating age bracket na 18 to 25 years old, pwedeng-pwedeng mag-apply sa ating Jobs Next program. Ang Jobs Next program, ang focus nito ay jobs of the future. Kaya siya Jobs Next, no? So mga jobs of the future, yung sinasabi natin na mga digitization, automation, so nandiyan yung data analyst, data scientist, cybersecurity expert, so mga ganyan. May mga training programs tayo para dyan. At open po yan at libre para sa ating mga kabataan na na ang edad ay 18 to 25 years old. Bal, sorry. Hindi, excited. Hindi kailangan nag-graduate ng yun high na. School, graduate kasi na pa. I mean, all of these courses. Capacity to learn. Yes. Kasi ako may konting alam. Halimbawa si Beshi, mas maraming alam. Papaano, hindi dun sa isang skill na gusto mong alam. Hindi, syempre, hindi at par. So, sasabihin nung teacher, teka lang, ika-classify ka ba muna or may exam para alam kung saan ka munang... May ano? Mga prerequisite naman din yung ibang kurso doon. So, yes. Ano, paano yun ba? Paano mag-apply? Actually, depende po yun sa klase ng training program. No? Bawat ibang training program, meron po siya parang requirement. No? Katulad na sinabi ko kanina, kami sa Philippine Business for Education, madami po kami mga workforce development programs na ini-implement. So meron talaga kaming workforce development, workforce training program na para lang talaga sa out-of-school youth. As long as nakapag-graduate siya at least grade 10, nakatungtong siya ng grade 10 or high school graduate, pasok na siya sa training program namin na tawag ay YouthWorks. Ito namang Jobs Next, as what I said, 18 to 25 years old. Tapos ang tinitingnan namin dito, as long as yun nga din po, either nakapagtapos ng high school or kahit nasa college na, as long as pasok ka doon sa ating age bracket, pwede. Actually, kapag mag-a-apply po sila, no, kapag binisita nila yung aming mga Facebook page sa PBED, sa Jobs Next at sa YouthWorks PH, makikita po nila doon, meron pong mga application link. I-click lang po nila yon, tapos doon po, it will guide them as to their application process and also for the requirements. But the requirements are very minimal. Ang amin po talagang advocacy sa PBED is to bring na ilapit sa mga kabataan, ilapit sa ating young workforce itong mga ganitong klase ng opportunities na talagang makakatulong sa kanila to become more competitive in the current job market. Meron ding pang ano, tenders ba? Oo, meron ding ba? No, because this is 18 to 24. 25. And then for the 26 onwards. Mm-mm. Oh.
Pwede yes, pa maganda ako dahil kasi po, pwede, no? Ang tanong ninyo is, meron din ba para sa mga matatanda? Ito yung sinasabi natin kanina about the Jobs Next Bill, no? Siguro konting paghihintay na lang at ito yung maaaprubahan ng Kongreso, no? Sa Jobs Next Bill, ang pinupush natin is lifelong learning for everyone, hindi lamang sa mga young workforce. So baka doon, no? Pero with this, with our intervention sa PBED, ang ating pinaprioritize muna ay yung mga young workforce natin. So basically edad 18 to 25. Sa youth works 18 to 30. So may mga ganun po kaming requirements. Kasi sayang kagagraduate. At ang kagandahan po dito, ma'am, is parang building blocks. Building blocks po yung training. So actually, you will start with foundational basics muna. So let's where when we're talking about digitalization and then automation, so yung mga foundational skills niyan is of course, kailangan marunong mag-computer. Platforms. Marunong kang gumamit ng computer, ng smartphones. So, foundational skills. And then after finishing the foundational skills, doon na po papasok yung mga different tracks, no? Or kung ano man po. For example, digital literacy training. Meron din po tayong for cybersecurity. Meron din po yan for cloud computing and maintenance. So, madami po silang options. Kasi madami din po naman talaga ang opportunities na dinadala ng digitization and automation. Magic question, Val. So they have Val. A lot of courses to choose from. Val, okay. Libre ba ito? At kung wala akong gadget, pero gusto kong matuto, wala naman ako kakayanan bumili ng laptop. Wala rin akong smartphone. Paano mo ako tuturuan, Val? Maganda lang ako. Ganun. Oo. Hindi naman pwedeng ganda lang. Ma'am, actually, dyan pumapasok yung mga partners natin sa LGUs, no? So, yung mga local government partners natin. Currently, sa Jobs Next, meron kaming 7 local government units na na partners. So, nasa partner namin ang Quezon City, Cagayan de Oro City, yung Samar Province, Himamaylan. So, galing government naman. Units, sila yung nagbibigay ng mga gadgets or in this case, sila yung nagbibigay ng access sa mga computers. No? So basically, it's with that partnership na na-enable yung access din sa mismong hardware na technology, be it a computer or a smartphone. Or a software. Pero dagdag ko lang, ma'am, sa YouthWorks namin na project, kami po ay nagpapahiram ng tablet or ng smartphone para ma-access po nila yung mga online training programs po namin. But so meron din po kaming ganung assistance na binibigay. These are face-to-face. Face-to-face classes ito. Ma'am? Face-to-face classes or online? Kasi syempre, mahal actually, din pamasahe. Actually, ma'am, hybrid. No? May mga trainings that they can do online. That's why they need the internet connectivity and the tablet or the phone. Tapos meron din po ma'am na training. Particularly sa mga ibang projects namin or ibang mga training programs namin na may kasamang on the job training po, no? What we call as enterprise based, no? Napupunta sila mismo doon sa partner company para ipagpatuloy yung kanilang training. But with Jobs Next, ma'am, itong sinasabi ko kanina na may foundational skills and then the next stage would be kung saan pipili na po sila ng kanilang quote-unquote specialization or a course that they would take. They can we have a lot of partners na yung kanilang mga training programs ay available online. So kasama natin dyan ang Accenture, PLDT, Go Philippines. So at Reeve is also there. It's also an online. Also, itong mga training programs na to ay available online and can be accessed by our trainees. Mm-hmm. And also Amazon Web Services, ma'am. Napakalaking kumpanya. May possibility na rin. On cloud computing. So meron ding magandang training program ang Amazon Web Services or AWS. At yun po ay available online. Which means, Val, may possibility na makuha na rin sila ng companies na yun if they're on OJT, if they really perform well, no? Possible na. Possible employment. Yes, ma'am. Mm-hmm. Yes. Actually, ma'am, that's the state din po. Yun din po yung taya ng ating mga private sector partners. Kasi after all,
doon po pumapasok yung kanilang initiative to solve the job skills mismatch na sila din po mismo ay heavily affected. So that's the reason why these private sector partners that we have are also very interested in training and skilling the youth. Kasi kapag tinrain nila, na-train na nila and then nakapag-OJT man or in this case, sariling training program ng partner company ang in-implement, alam na mismo ng trainee na kung ano yung mismong actual work. No, so kapag hinire na siya ng partner company, the partner company is actually assured na maalam at magaling na itong youth na ito, itong trainee na to sa kung ano yung actual na trabaho pagdating niya sa kanyang employment. So, napakalaki ng possibility na ang mga youth na nag-train ay ma-absorb for employment. Dali maghanap ng tao. Ay, no! Si Akemi, nahirapan. Pero, Bal, sa mga data ninyo, itong mga training na ino-offer ninyo, ano ang pinaka-mataas ang applicants? Anong mga training ang maraming nag-a-apply? Actually, ma'am, no, napakagandang question yan kasi ngayon, especially nakikita natin na madami yung gusto na may gusto na mag-take ng courses, particularly involving data and cybersecurity. Yun yung in na in ngayon eh. Kasi nga, sinasabi nga nila, data is the new oil. No? Kung, di ba, mayaman sa langis dati ang Middle East countries. Kaya sila ang daming mayayaman sa Middle East. Mm. But now, with the advent of with internet, everyday life is actually governed by internet. Mm. Data is actually the new oil. And skills in relation to data analytics, cybersecurity is the currency of the current labor market. Eh. So, itong mga training programs on data scientists, data analysis, ang mahal pa ng sweldo niyan, Bal. Yung mga itong programs na to, ito yung medyo madaming applicants. But then, kahit madaming applicants, mas madami ang mga kumpanya na nangangailangan ng mga ganitong skilled workers. Kahit hindi college graduate, kahit senior high school graduate ka or high school graduate, as long as you finish the training program, you can be hired by the partner. Magre-resign na ako, lipat na lang. Gusto ko maging data scientist. Oo, Bal, wait lang. Ano yung, aside from that, what are the other courses na ino-offer? Baka mamaya may iba pang nakikinig sa atin ngayon. Na interested diba na, din sila. Hindi ko kaya yan, hindi kaya ng utak ko yan, ganyan. Ano pa yung iba na options? So, actually, ma'am, we have, may mga pathway tayo, no? Yung mga training programs natin creates pathways, no? Kung saan sila pwedeng mag-specialize. So number one, meron tayong training programs for data scientists, cybersecurity specialists or cybersecurity engineers, pwede din po yun. Meron din pong customer service, tapos meron din pong mga sales development. And actually, even project management, ma'am, we do have trainings for our youth for project management. Nandiyan din po, ma'am, yung cloud servicing and cloud computing and maintenance. Katulad na sinabi ko kanina, that is one of the biggest partnership that we have together with Amazon Web Services. Mm-hmm. At ang lahat po na to, itong training programs namin, particular to JobsNext, this is done in partnership and with funding with from the CP Foundation. Mm-hmm. So sila po yung nag-fund nitong ating Jobs Next program, tapos ang focus po talaga is on jobs of the future, training programs for jobs of the future and the future of work. Ang ganda so, yun po ma'am, yun po yung mga training programs na available para sa ating mga youth at may malaking promise or malaking potential for employment. Oh, ang gandang project, ano, and sana ma-sustain at sana maraming makinabang. Pero ito, 'di ba, para mag-enroll ka nito, para kayong university, 'di ba? Ang dami niyo ino-offer na courses. Tapos, syempre may requirements din kayo. So, ano ba ang mga requirements at may quota ba ito? Halimbawa sa isang kurso, halimbawa data, ano, scientist. Data scientist. Oo, may quota course ba 'yan? O pag kailangan unahan sila diyan, kundi kahit gusto mo, o kaya dapat may ma-reach sila, may entrance exam din ba ito?
So ano mga requirements? Wala po, ma'am. To qualify. Actually, in terms of quota, wala po, ma'am. Actually, kasi nakikita din po talaga natin na napakalaki ng demand. So ang amin pong motto nga ngayon is we want to train as much or as many youth as we can. We want to reach as many youth who are interested in building a career in the digital space or you know, so apply lang po sila ng apply sa ating mga training programs. Wala pong limit sa ngayon, madami pa pong open slots para sa ating mga training programs. Konting singit. Yes, very free. Tapos yung mga gadgets na kailangan, meron silang partners. Siguro ang ambag na lang nila talaga ay pamasahe. Yung baon nila, kakainin nila pagdating doon. And so, very good development, di ba, Ate May? Especially for sa financial education and financial literacy, we always say every 5 years, mag-level up tayo sa ating trabaho. 5 to 7 years, Ate May. And if you need to upskill, para umakyat yung sweldo, we don't have to stay in the same job forever. Kaya napakagandang development. And I didn't realize that PBED pala, kasi lagi ko namang naririnig at nai-interview ang PBED, meron palang ganitong programa. So sana ang mga viewers natin ay mag-take advantage, guys. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo. At hanggang dun na lang. Gone are the days, sasabihin mong hindi ako makahanap kasi parang mismatch. So ito na yung tulong para ma-solve ang problem ng mismatch. That's sa paghahanap ng trabaho. Libre pa, di ba? Upskill. Ate May, alala ko, Ate May, sabi mo kanina, Facebook, no? People can get in touch with you via Facebook. Pwede na rin ba doon mag-apply? Ano pa yung ibang ways para yung mga nakikinig sa atin ngayon ay matulungan? Ma'am, actually, doon sa mga local government units na partner na namin, they can just go to the Public Employment and Services Office or yung mga PESO offices or yung mga Youth Development Offices sa kanilang mga local government units. Kasi partner na po namin sila, so sila din po yung they assist us in getting yung mga applicants and the processing of the application. Ma'am, idagdag ko lang na even yung ating mga persons with disabilities can take the training programs. No, we have partners in we have partners na can customize a training program specifically for persons with disabilities kasi we at PBED is also pushing for inclusivity. So like for example, ma'am, may mga training programs tayo for the visually impaired, no? So yan ay in partnership with ATRIV, no? So sila yung gumawa ng training programs namin para makapag-participate ang mga kapatid natin na visually impaired. So, dandan ko lang po yun. Especially po sa mga taga-kinig din po natin at taga-sunod sa programa na mga visually impaired po. Pwede pa din po silang mag-apply sa mga ganitong klaseng training programs.